Vice President Jojo Binay, Secretaries Babe Singson, Icona, Monpahe, Junabaya, Buchabad, Edwin Lacerda, Ging Deles, Chair Tati Licuanan, Secretary Cesar Garcia, Secretary Manny Mamba, Chair Francis Tolentino, Mayor Tony Calixto, Congresswoman Imelda Emmy Calixto Rubiano, General Jesse Deliosa, Lieutenant General Lalo de la Cruz, Police Director General Nicanor Bartolome, fellow workers in government, honor guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong gabi, babiyahe po tayo patungo Cambodia upang dumalo sa 21st ASEAN Summit. Tatlong araw po natin kakaharapin ang mga pinuno ng ASEAN, kasama na rin ang mga leader ng China, Japan, South Korea. Dadalo rin tayo sa mga pagpupulong kasama ang mga bansang mula sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng New Zealand, Australia, Russia, Amerika at India. Ilan lamang po ito sa bihirang pagkakataon kung saan magbubuklod sa isang bubong ang pinuno ng maraming bansa. Sa pagkikipanayam sa iba't ibang bayan, hindi lamang mga isyu sa riyon ang mabibigyan natin ng kaukulang pansin, kundi maging ang mga usaping may implikasyon sa buong mundo. Ilan lang sa mga halimbawa nito ay ang pagtiyak ng seguridad ng ating mga karagatan at ang pagpapalakas sa ating mga ugnayang regional, lalo na sa usaping pang-ekonomiya. Pagkakataon ito upang maiparating ang ating posisyon sa mahalagang usapin at marinig ang mungkahi ng ibang bayan tungo sa malawakang kaunlaran sa bansa, sa riyon at sa buong mundo. Ipapabatid natin ang halaga ng seguridad, pagsisiguro ng kalayaan sa paglalayag, paglaban sa pamimirata at pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa mga dagat ng Timog Silangang Asya. Batid po natin lahat na ang gulo sa isang riyon ay aalingaungaw sa iba pang bahagi ng daigdig. Nakakaapekto ito sa mga merkado at ekonomiya ng buong mundo. Gayun din, ang katatagan at kasaganahan ng isa ay magbubunga ng patuloy na pag-arangkada ng lahat. Sa larangan naman ng negosyo, patuloy na kinikilala ang Pilipinas bilang maliwalas na lugar sa pangangalakal dahil sa pag-usbong ng mga bagong oportunidad sa ating pambansa. Sa pagpupulong natin sa ASEAN Business Advisory Council, makikipagpalitan tayo ng mga karanasan at kaalaman upang patuloy na mapagtibay ang ASEAN Economic Community. Isusulong din natin ang mabuting pamamahala at pagkakaisa bilang pundasyon ng estabilidad ng maekonomiya sa riyon. Hindi lang ang mga negosyante ang makikinabang sa kaunlaran, maghahatid din ito ng mas maraming trabaho at hanap buhay sa mas maraming Pilipino. Ipinapaalala sa atin ng mga biyaheng tulad nito, ang mga pinagsisilbihan nating boss ay hindi lang ang mga Pilipinong namamalagi dito, kundi maging ang libo-libong overseas Filipino workers na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Sa pakikipagpulong natin sa mga pinuno ng ibang bayan, mabibigyan lakas ang mga kababayan nating maisusulong ang kanilang mga karapatang pantao at matitiyak ang kanilang seguridad at proteksyon. Habang patuloy nating pinapaliwala sa kondisyon ng pamumuhay sa Pilipinas, hindi natin kakaligtaan ang ating tungkulin bilang bahagi ng isang mas malawak na komunidad sa Timog Silangang Asya. Sa pakikipagbayanihan sa mga karating bayan, tiwala tayong mahanap ang tamang solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa at patuloy pang maisusulong ang kolektibo nating hangad para sa kaunlaran ng lahat. Sa huli po, sa isang diwa pa rin nakasindig ang biyaheng ito, ang mulit-muling maipakilala ang bagong Pilipinas sa buong mundo. Mas aktibo, mas progresibo, at mas handang humarap sa mga hamon ng panahon. Hatid ito ng tapat at mabuting paglilingkod, hatid ito ng sama-samang pagpili ng mga Pilipino na isulong ang makabuluhang pagbabago. Kita-kita po ulit tayo pag-uwi namin sa Martes ng gabi. Maraming salamat po sa inyo lahat.